asama ni Jenny wala siyang pakialam. Gusto niyang magpaliwanag dito. Samantala, sa kabilang banda naman, Jenny bakit? Sino ba yon? Nagugulang tanong ni Jix dito. Dahil sa nakita niya ang eksena kanina. Pero mas pinili ni Jenny na huwag na lang magsalita. Sumakay na si Jenny na taxi papunta sa bahay na kanyang uuwian at iniwan na niya si Jix dahil alam naman niyang may sundo ito. Ayaw niya magkwento muna sa kaibigan. Sobrang sakit para sa kanya ang nakita kanina. Sa pag-aakalang may anak na si Luke. Halos mag-isang taon pa lang sa tingin niya ang batang karga nito kanina. Isang taon mahigit lang silang nagkalayo ni Luke. Bigla na lang nawalan ng kontak sa lalaki. Iyon ba ang dahilan kung bakit nakalimutan na siya ng lalaki? Samantala sa kabilang banda naman, halos mapayukom ang mga pala ni Luke. Nakita na niya ang matagal na niyang hinahanap. Pero sa maling pagkakataon pa, dalawang sasakyan ang sumundo kina Luke. Ang kanyang sariling sasakyan ang isa. First, kayo nang bahala sa mag-ina. Iatin niyo na sila sa tutuluyan nila. Manong, sumubay ka na sa kanila. Akin ang susi. Utos ni Luke, sabay-sakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot na niya ito. Samantala, sa kabilang banda naman, habang nasa taxi si Jenny, hindi mo wala sa kanyang isip ang tagpo nila kanina. Lalo na sa kasamang babae ni Luke kanina at ang karga nitong bata. Asawa kanya niya ito sa isip ni Jenny. Gusto man niyang pigilan ang mga luhang naguunahang dumaloy sa kanyang mga mata. Pero ayaw magpaawat naman ito. Ito ba ang sasalubong sa kanya? Sa unang araw niya sa bansa ay ang masaktan siya. Samantala sa kabilang banda naman, walang ibang mapuntahan si Luke sa mga oras na iyon dahil nasa ibang bansa pa si Harold at hindi pa ito bumabalik ng bansa. Hindi na niya namalayan na nasa bar na siya. Dinala ng kanyang mga paa. Halos lunuri na niya ang sarili sa alak sa mga oras na iyon. Ang sakit para sa kanya na makitang may kasama si Jenny na iba. Bakit Jenny? Hindi mo man lang ako kinausap. Naisatinig ni Luke habang tumutungga ng alak. Samantala sa kabilang banda naman, kinabukasan, halos mugto ang mga mata ni Jenny dala sa pag-iyak niya kagabi. Kaya tinawagan niya si Jix na bukas na lang siya magre-report sa upis dahil masama ang kanyang pakiramdam. Sa totoo lang, gusto niyang ikulong muna ang sarili at makapag-isip ng tama para harapin niya ang bagong bukas at magsimula ulit ng mangarap para sa sarili niya. Ayaw niyang makita ang sarili na nasasaktan at nahihirapan. Gusto niyang magsimula ulit. Samantala sa kabilang banda naman, sobrang sakit naman ang ulo ni Luke. Pagising nito, agad naman niyang tingnan kung anong oras na. Mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Sa sobrang dami ng kanyang nainom kagabi, ay hindi na niya alam kung paano siya nakauwi ng bahay. Agad siyang bumangon at dumiretso agad sa banyo at doon nagbabad sa ilalim ng malamig na tubig. Gusto niyang ayusin ang sarili at simulan niya ang dapat simulan. Manang, bumaba na ba si Luke? Tanong ni Sekan sa kasambahay ni Luke. Hindi pa po. Sagot naman ito. Sige, salamat manang. Hintayin ko na lang. Ani ni Sekan sa matanda at iniwan na niya ito. Samantala sa kabilang banda naman, para hindi maboring si Jenny, inayos niya ang kanyang mga gamit at nilinis ang buong paligid. Matagal rin bago niya nabili ang kondo na ito. Mula noong kinasal si Maxine ay ibinigay na ni Maxine kay Jenny ang isa sa mga kondo nito at iyon ay ang titirahan niya ngayon. May alaala ang kondo na ito sa kanya. Pagkatapos niya ayusin at linisin ang lahat, ay nagpa siya naman siyang mag-grocery para sa kanyang mga kakailanganin. Samantala sa kabilang banda naman, "Good afternoon, sir." Bati ni Sekan na makita nitong pababa na ng hagdan si Luke. "Good afternoon to." Bati rin ni Luke at tinawag ni Luke si Aling Minda para sabihin dito na hindi siya kakain sa bahay at sa labas na lang siya kakain. "Let's go." Ayan ni Luke kay Sekan at nauna na itong lumabas ng bahay. Habang nasa biyahe si Luke, ay sinabi naman ni Sekan ang nangyayari sa kumpanya habang wala siya. Tumangol lang si Luke sa lahat ng mga sinabi ni Sekan. Parang lutang pa siya sa mga sandaling iyon. Samantala sa kabilang banda naman, habang nag-aabang naman si Jenny ng taxi, pagkatapos niyang mag-grocery, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya tumakbo muna siya sa gilid ng department store para sumilong at mag-abang na lang doon ng masasakyan. Samantala sa kabilang banda naman, dahil malakas ang ulan, kaya dahan-dahan ang pagpapatakbo ni Sekan sa sasakyan at medyo matrapik na rin dahil sa malakas na ulan. Malakas ang ulan at medyo matrapik kaya pinikit muna ni Luke ang kanyang mga mata. "Sir, dadaan lang po ako saglit sa department store. May bibilin lang ako saglit. May ipapabili ka ba?" Tanong ni Sekan kay Luke na nakapikit pa rin ang mga mata. "Wala, hihintayin na lang kita rito." Ani ni Luke at hindi pa rin dumidilat ang mga mata. Dahil masasakyang paparating kaya gumilid pa lalo si Jenny. Hindi tuloy siya makikita
kung may dadaang taxi sa lugar na yon dahil may nakaharang na sasakyan. Kamalasan ko naman talaga, pati ba naman sa araw na ito? Malas pa rin ako sa isip ni Jenny. Halos 10 minuto rin bago dumating ang driver ng sasakyan at siya na magdaan ng taxi kaya pinara niya ito. Swerte niya at walang laman. Saktong pagpasok ni Jenny sa taxi ay siya namang dilat ni Luke at kinurap-kurap pa niya ang kanyang mga mata. Parang kilala niya ang likod ng babaeng kasasakay lang sa taxi. Nakalayo na ang taxi, saka lang umusad si Sekan. Sir, may problema po ba? Tanong ni Sekan sa amo nito, dahil parang may tinatanaw ito. Wala, sige, diretso na tayo sa kumpanya. Sagot lang nito at baka na malikmata lang siya at lahat na lang ng babae ay kamukha na ni Jenny. Sa kakaisip niya sa babae, baka mabaliw na nga siya. Pasalamat na lang siya dahil alam niyang nasa bansa na ang babae. Maliit lang ang bansa kaya magkikita at makikita pa rin sila balang araw. Samantala sa kabilang banda naman, pagdating ni Jenny sa kondo ay sakto naman na tumawag si Jix para ibalita sa kanya na may naghihintay sa kanyang project. At masaya naman si Jenny sa balita ni Jix at bukas na bukas din ay papasok na siya dahil ayaw niyang sayangin ang opportunity na yon. Samantala sa kabilang banda naman, pagdating naman ni Luke sa opisina nito ay agad nitong binasa ang mga papers na naghihintay sa kanya sa mesa. Napapailing na lang siya na makita at mabasa mo ito. Sir, hindi pa po sumasagot ng email ang isang law firm kung saan magagaling ang abogado na ibibigay nilang bagong attorney ng kumpanya. Ang sabi lang sa akin ay bukas pa malalaman ang sagot. 6 seconds dito. Okay, good. Hintayin natin para isang meeting na lang ang gagawin natin. 6 ni Luke at binalik ulit sa mga papers ang kanyang atensyon. Kinabukasan, maagang gumising si Jenny para mag-report nito. Gusto na niyang gugulin ang sarili sa trabaho at magsimulang muli. Gusto na niyang kalimutan ang lahat. Inayos na niya ang kanyang mga gamit para sa pagpasok. Sana maging okay ang unang project niya sa kumpanyang kanyang papasukan at hawakan. Jenny, kaya mo ito. Wika ni Jenny sa sarili habang nasa harap ng salamin at tinitingnan ang kanyang sarili. Maganda at simpleng babae lang siya pero malakas ang dating. Tinawagan muna nito si Jix. Bakit ang aga mo at napatawa? Tanong ni Jix na nabibihis pa lang din. Wala lang, akala ko nasa office ka na eh. Sagot naman ni Jenny. Aba Jenny, anong oras pa lang? Anong tingin mo sa akin? Alam mong lagi akong nalilit eh. Sabi naman ni Jix. Oo na, bilisan mo. Alam mo namang first day ko ngayon na papasok. Ano ni Jenny? Aba, ano? Kailangan mo ng escort na papasok sa opisina? Pabirong sabi ni Jix dito. Eh kung sabihin kong oo, may magagawa ka. Pabirong sagot din ni Jenny. Oo na, palabas na ng bahay. Alik muna ako sa misis ko. Palibhasa, wala kang jowa. Pagbibirong sabi ulit ni Jix dito. Nag-iiling na lang ang asawa ni Jix sa magkakaibigan. Sige na, bye-bye. Hihintayin kita sa labas kung mauuna ako. Ani ni Jenny. Sabay patay sa linya at nag-aabang na rin ito ng taxi. Para pumasok, balak pa lang niyang bumili ng sasakyan para hindi na siya mahirapan pa sa pagpasok. Saka na lang pag may time na ako. Sa isip niya. Samantala sa kabilang banda naman, Luke, may sakit ang bata. Uwi ka ng babae kay Luke habang kausap na ito sa telepono. Ipatingin mo na siya sa doktor. Busy ako sa pisina. Marami akong ginagawa ngayon. Pasasamahan kita kay Purse. Ani ni Luke sa babae at binaba na ang linya. Agad na tinawagan ni Luke si Purse para samahan ang babae sa ospital. Para magpa-check up ang maito, nasa baba na si Sekan nang bumaba na si Luke. Ito ang kanyang magiging driver ngayong araw. At same time, isa sa mga kanang kamay niya sa kumpanya. Good morning, sir. Bahating ito kay Luke. Good morning to, anong balita sa law firm, tumawag na ba? Tanong ni Luke sabay sakay sa sasakyan nito. Ang sabi po ay ngayon daw magre-report ang ibibigay nilang lawyer. Dahil kakarating lang nito galing ibang bansa. Sagot naman ni Sekan sabay paandar ng sasakyan patungo sa opisina ni Luke. Good. Ayaw ko ng patanga-tanga. Gusto ko isang biyasa na sa lawyer at hindi baguhan. At baka mag-practice lang ang kumpanya ko. Seryosong sabi ni Luke. Ang dinig ko ay magaling daw po ito. At napapanalo nito ang mga kasong hawak niya. Sagot naman ni Sekan. Good, makikita natin. Sagot lang ni Luke. Ayaw ni Luke ng mga tauhan na hindi kayang panindigan ang posisyon na ibinibigay niya. Marami na rin siyang mga nasibak na tauhan na hindi kayang panindigan ang mga trabaho nito. Ganoon siya kahigpit basta trabaho na ang pinag-uusapan. Malaki ang pinapasahod ni Luke basta gawin ng tama ang kanyang mga pinapagawa. Ayaw din ito ang madaming dahilan tungkol sa trabaho. Din naiirita siya, lalo kung walang sapat na dahilan. Samantala, sa kabilang banda naman, halos magkasabay lang sina Jenny at Jix na dumating kaya nakita agad ang dalawa.
at sabay nang pumasok sa building. Agad na nag-report si Jenny sa opisina ng kanilang boss. Dumating ka na pala. Welcome. Uwi ka ng boss nila Jenny sa kanya. Thank you, sir. Sagot lang ni Jenny. Agad namang sinabi ng kanilang boss ang project nito na ibibigay sa kanya. Piniliwanag nito kay Jenny ang hawakan niya at papasukang trabaho. Tumango lang si Jenny. Alam na niya ang mga ganoong rules about sa kanyang trabaho at sumang-ayon agad siya dahil madali lang naman sa kanya ang trabaho. Dahil ito ang kanyang sinumpaang trabaho. Ano kaya ang sir na mangyari? Magkikita pa kaya itong si Luke at Jenny? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay ating nasaksiyan ang muling pagkikita ni Luke at Jenny. Kaso nga lang ay nagkaroon ng problema. Bigla ngang tumakbo itong si Jenny na makita itong si Luke at nagulat ito dahil may karga itong bata. Si Luke naman ay ganun din. Hindi siya makapagsalita. Nagulat din siya na makita niyang may kasamang lalaki si Jenny. Ano kayang mangyayari sa dalawa? Magkakaayos pa ba sila? Magkakaroon pa ba ulit ng ugnayan ang dalawa? Yan ang ating alamin sa pagpapatuloy ng ating kwento. Dahil sa sobrang excited niya sa project na yon at malaki ang sahod at iba pang mga benepisyo, kaya umirma na ng kontrata itong si Jenny. Indam ng sarili mo. Dahil anumang oras ay tatawagan ka nila at mag-report ka na sa kanila. At depende kung ano ang sasabihin na magiging boss mo, kung mag-stay ka sa kanila or on-call ka. Sabi ng boss ni Jenny. Okay sir, sagot lang ni Jenny. Wala siyang pakialam kung on-call siya o doon siya, basta ang mahalaga may trabaho na siya at malilibang na niya ang sarili at magiging busy na siya. Sana all may project agad. Ani ni Jigs na makitang umupo na si Jenny sa kanyang tabi dahil magkatabi naman sila ng table sa workplace nila. Tigilan mo ako, Jigs. Ikaw nga, mga ilang kaso na agad nahawak eh. Sagot naman ni Jenny dito. Ikaw big time. Isang malaking kumpanya agad ang unang hawak eh. Ani ni Jigs kay Jenny. Hindi ko pa nga sure kung maging okay ako doon. Ani ni Jenny. Sus, ikaw pa. Kayang-kaya mo yan. Ani ni Jigs, pampalakas ng loob dito kay Jenny. Samantala, sa kabilang banda naman, sir, pumirma na raw ng kontrata ang magiging lawyer ng kumpanya. At anytime, ay pwede na natin siyang tawagan at para makapag-usap kayo ng ayos. Ani ni second kay Luke na abala na sa mga papeles na nasa harapan niya. Good, tawagan mo ngayon dahil may meeting tayo. Dapat makarating siya sa tamang oras bago magsimula meeting. Utos ni Luke second. Okay sir, sagot lang ito at lumabas ito para tawagin si Jenny. Samantala, sa kabilang banda naman, bakit parang gulat na gulat ka? Ani ni Jigs kay Jenny na nagmamadaling inayos ang sarili at mga gamit. Tinawagan na ako ng kumpanya. Aalis na ako, mamaya na tayo mag-usap. Ilang ang doon na ako? Within 30 minutes. Anong oras na? Nagmamadaling sabi ni Jenny. Sabay takbo ito palabas. Agad na pumara ng taxi si Jenny at sinabi nito ang lugar na kanyang pupuntahan. 10 minutes na lang ang natitirang minuto sa binigay sa kanya. Paano siya makakarating sa tamang oras kung naipit na siya sa traffic? Pagkanda malas ko naman talaga oh. Unang report, late na agad sa isip ni Jenny. Hindi na siya mapakali dahil talagang malilate na siya. Kahit pa maglakad siya, hindi na rin siya aabot dahil malayo pa ang lugar na kanyang pupuntahan. Wala nang magawa si Jenny kundi humingi na lang ng paumanin sa magiging boss niya. Dahil hindi naman niya kagustuhang malate talaga. Nag-message na lang siya sa lalaking tumawag sa kanya kanina at nagsabing naipit siya sa traffic kaya hindi siya makakarating sa tamang oras. Samantala, sa kabilang banda naman, sir, nag-message ang magiging lawyer natin. Hindi raw ito makakarating sa tamang oras dahil na traffic daw po ito. Ani ni second kay Luke. Tinignan naman ni Luke sa second at pinaikot nito ang upuan. Unang araw pa lang ng pagre-report niya, late na agad. Medyo mataas ang boses ni Luke. Sorry sir, binigyan ko naman ng 30 minutes kaso matraffic daw talaga eh. Sabi ni second kay Luke, sinabi ko na ayaw ko ng mga ganyang empleyado ang malate at mabagal. Ani ni Luke, sasabihin ko po sir pagdating. Sagot ni second, let's start the meeting at sabihin mong hintayin ako. Di ako mismo ang magsabi kung gusto ba talaga niyang magtrabaho or ako na mismo ang mag-terminate sa contract niya. Galit na sabi ni Luke dahil importante ang meeting na ito. Sige sir, masusunod. Sagot naman ni second. Samantala, sa kabilang banda naman,
Halos nalit si Jenny ng 20 minutes. Agad siyang sinalubong ng sekretary at tinawagan nito si Sekan para sabihin dito na dumating na ang lawyer na hinihintay nila. Agad na sinabi ni Sekan na maghintay at pupunta niya ito mamaya. Pagkatapos ng meeting nila, din malapit na itong matapos. Ma'am, maghintay na lang po kayo konti at malapit na matapos ang meeting nila, sir. Sabi naman ng sekretary kay Jenny. Sige, okay lang, maghihintay ako. Nakangiting sagot ni Jenny at pinaupo muna siya ng sekretary ni Luke sa waiting area. Nilibot naman ni Jenny ang mga mata sa paligid ng malaking building na yon. Napamangha siya sa laki at ayos, isama pa ang napakalinis at maaliwalas ng tanawin sa loob at labas. Samantala sa kabilang banda naman, habang nasa meeting naman si Luke, ay bigla siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit bigla-bigla na lang lumakas ang tibok ng kanyang dibdib. Naisip niya agad si Jenny sa mga oras na yon. Ganun ang kanyang naramdaman. Noong nakita sila sa airport, kumakailan lang, butin lang at natapos na agad ang kanilang meeting. Agad siyang lumabas at pumunta sa kanyang opisina. Sumunod naman si Sekan sa kanya. Sir, nandito na ang lawyer. Naghihintay sa waiting area. Ani ni Sekan kay Luke. Mabuti naman at dumating na. Akala ko, maghihintayin pa ako. Mataas na boses ni Luke. Papasukin ko na ba? Tanong ni Sekan dito. Sige, tawagin mo at ako mismo ang magsasabi sa kanya kung anong bawal sa kumpanya ko. Medyo galit na sabi ni Luke. Agad namang pinunta ni Sekan si Jenny para papasukin ito sa opisina ni Luke. Miss, pumasok ka na. Ani ni Sekan parang napatulala naman si Sekan na makita nito ang mukha ni Jenny. Parang isang diwata ang mukha nito. Maliit si Jenny pero maganda at nakakabigani talaga ito. Salamat, nakangiting sagot ni Jenny. Habang naglalakad ito papasok sa opisina ng magiging bagong amo niya ay parang sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Unti-unting binuksan ni Jenny ang pinto at nakita nitong nakatayo ang malaking katawan ng lalaki at napakatikas itong tingnan sa suot nito. Bus na bus talaga ang dating at nakataligo dito. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Jenny sa mga oras na yon. Good afternoon, sir. Mahinang bati ni Jenny sa lalaki. Parang niyanig ang buong pagkatao ni Luke nang marinig nito ang boses ng isang babae mula sa kanyang likuran. Unti-unti siyang humarap sa nagmamay-ari ng boses at unti-unting lumingon si Luke sa kanyang likuran upang tingnan ang nagmamay-ari ng boses. Kinabahan naman si Jenny sa mga oras na yon. Jenny? Mahinang boses ni Luke dahil sa gulat nito. Luke? Sambit naman ni Jenny na hindi makapaniwalang nasa harapan nito ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Luke. Parang gusto niyang takbuhin ang babae at yakapin niya ito. Ngunit nagtimpi siya. Ako? Anong ginagawa ko dito? Natulala na sabi ni Jenny kay Luke na halos hindi siya makapagsalita sa mga oras na yon. Oo, maiksing sagot ni Luke. Magre-report, kunot noong sagot ni Jenny. Ngayon lang napagtanto ni Jenny na naging bobo siya sa mga oras na yon at dahil hindi niya binasa ang pangalan ng kumpanyang kanyang papasukan at pumirma na lang siya basta-basta sa kontrata na binigay ng kanyang boss sa law firm. So ikaw ang lawyer na pinadala sa amin? Kunot noong sabi ni Luke, isa rin itong si Luke. Bakit hindi man lang niya binasa ang biodata ng kanyang magiging employee? Yes, ako nga. Pautal na sagot ni Jenny. Pwede pa kaya siyang mag-back out? Sa kanyang isip, parang hindi ata niya kaya na ang kanyang magiging boss ay si Luke. Sure ka? Paninigurado ni Luke na tanong kay Jenny. Naglakad si Luke sa kanyang table at tinignan ang resume na nasa harapan niya. Tama nga, si Jenny ang magiging lawyer ng kanyang kumpanya. Parang nagdiwang ang kanyang buong pagkatao. Dahil dito lang pala nito makikita ang babaeng matagal na niyang hinahanap. At ngayon, nasa pangangalaga na niya ito at makakasama pa niya. Baka nagkakamali lang ako. Ani Jenny sabay talikod kay Luke at papunta sa pintuan at agad naman siyang hinarang ni Luke. Nagulat naman si Jenny sa ginawa ni Luke. Nagkamali or talagang iniiwasan mo ako? Ani ni Luke. Baka hindi ako yan. Ani ni Jenny na pilit umuiwas ng tingin kay Luke. Ito, hindi ikaw? Sabay taas ni Luke ng papers na hawak niya. Pwede pa ba ako mag-back out? Ani ni Jenny. Ha? Mag-back out? Punot nung sabi ni Luke. Oo. Ani ni Jenny. Baka hindi mo binasa ang kontratang pinirmahan mo. Ani ni Luke dahil nakalagay doon ay bawal mag-break contract hanggang hindi matapos ang kanyang pinirmahan na kontrata. Pwera kung ang mismong may-ari ng kumpanya ang mag-terminate sa kontrata. Tama nga naman si Luke. Hindi talaga binasa lahat ni Jenny ang nakasulat sa kontrata na pinirmahan niya. Dahil ang gusto lang niya ay magkaroon siya ng trabaho para makalimutan ang lahat. Pero nagkakamali siya dahil parang
Isang bangungot ito sa kanya ang makasama ang lalaking iniiwasan niya lalo pat may asawa na ito at anak sa pag-aakala nitong si Jenny. Kakausapin ko ang boss namin na magpapadala ng bagong lawyer. Ani ni Jenny, ikaw ang kailangan na kumpanya ko. Pero ayaw mo. Kailangan mong panindigan ang pinirmahan mong kontrata. Lawyer ka kaya, alam mo, ang tama at mali. Ani ni Luke habang nasarapan pa rin siya ni Jenny. Walang magawa si Jenny dahil alam niya ang batas at pumirma siya ng isang napaka-importanting document. Okay, fine. Magtatrabaho ako sa kumpanya mo. Gagawin ko ang trabaho ko at ito lang ang sasabihin ko sa iyo habang nandito ako ay para lang sa trabaho. At ang pag-uusapan lang natin ay tungkol sa trabaho. Madali lang ang isang taong kontra ko sa kumpanya mo. Kaya sisiguraduhin kong maayos ang trabaho ko sa kumpanyang ito. Seryosong wika ni Jenny dahil ayaw muna ni Luke na humaba ang usapan dahil alam nitong mainit pa ang dugo ni Jenny sa kanya. Ahayaan muna niya ito at kukuha siya ng magandang pagkakataon para sabihin dito ang lahat-lahat. Masaya na siya ganoong sitwasyon nila ngayon na alam niyang nasa tabi lang niya si Jenny. Okay, kung yan ang gusto mo, taas kamay na pagsang-ayon ni Luke kay Jenny. Haba seat, anyaya ni Luke kay Jenny para makapag-usap sila ng maayos. Umupo naman si Jenny sa harapan ni Luke. You can start now. Ani ni Jenny na ang ibig sabihin nito ang kanyang taas sa kumpanya nito. Pinakaayaw ko sa lahat ay ang palaging late at lalong-lalo na ayoko nang pabagal-bagal sa trabaho. Kapag oras ng trabaho ay trabaho. Ayaw ko nang puro mali at late ang pinapagawa ko. Ani ni Luke at marami pa itong mga sinabi. Okay sir, sagot lang ni Jenny. Nagulat naman si Luke sa tinawag ni Jenny sa kanya. Sir, punot noong tanong ni Luke. Yes, boss kita kaya dapat lang na sir ang itawag ko sa'yo. Ani ni Jenny. Okay, kung yan ang gusto mo. No problem. Anything else? Tanong ni Jenny. One thing, may opisina ka dito sa tabi ng opisina ko. Para pag kailangan kita at ng kumpanya ay hindi na problema. Ani ni Luke, gusto mang tumutol ni Jenny sa sinabi ni Luke ay wala siya magagawa. Nakapirma siya ng kontrata dito at under na siya ng kumpanyang ito. Okay, no problem. Tipid lang na sagot ni Jenny. Ayaw na niyang humaba pa ang usapan nila dahil ayaw na niyang makausap na nakaharap si Luke. Parang bumalik ang lahat ng nakaraan sa kanyang isip na dapat na niyang kalimutan at magsimula ng bagong buhay. Okay, bukas ka na magsisimula. Ani ni Luke dito. Okay, pwede na po ba akong aalis sir? Tanong ni Jenny dahil nangihina ang kanyang mga tuhod na karap si Luke. Wala na, you can go now. Ani ni Luke, agad na tumayo si Jenny para lisanin ito ang opisina ni Luke. Jenny, tawag ni Luke at napahinto naman si Jenny. Bakit sir? Tanong ni Jenny ngunit hindi na ito lumingon pa. Yati na kita, ani ni Luke. No need sir, thank you. Ani ni Jenny at tuluyan itong lumabas sa room na yon. Halos buong buo ang hangin na pinakawala ni Jenny pagkalabas niya sa opisina ni Luke. Agad siyang nagmamadaling sumakay sa elevator para lisanin ang lugar na yon. Napangiti naman si Luke dahil hindi na niya kailangang hanapin pa si Jenny. Dahil ito na mismo ang lumapit sa kanya. Agad niyang pinaayos ang magiging opisina ni Jenny at sisiguraduhin niyang maganda ito para sa babaeng kanyang pinakamamahal. Samantala, sa kabilang banda naman, pagdating ni Jenny sa kanyang kondo ay agad nitong ibinato ang kanyang bag at nasabunutan nito ang sarili dahil sa kanyang katangahan. Napahamak pa siya at ang lalaking ayaw na niyang makita ay siya pang makakasama at makikita niya araw-araw. Tinawagan niya si Jigs para samahan siyang bitbitin nito ang kanyang mga importanteng gamit sa bagong opisina niya at sumuayon naman ang kaibigan dahil may sasakyan ito para mapadali ito. Kung iisipin pa lang ni Jenny na mas lalong magkalapit ang kanilang ginagalawan, parang gusto na lang niyang matunaw. Samantala, sa kabilang banda naman, nag-order si Luke ng mabagong gamit para sa magiging opisina ni Jenny. Nagulat naman si Sekan dahil lahat ay pinapalitan ni Luke ang mga gamit sa dating opisina at parang nag-iba ang aura ng mukha ng amo nito. Sekan, pakansilin mo na lahat ng inutos ko sa iyo na pinapahanap. Ani ni Luke. Ha? Bakit sir? Tanong naman Sekan dito. Ang babaeng pinapahanap ko sa iyo ay ang babaeng gagamit ng opisinang ito. Nakangiting sagot ni Luke. You mean siya ang babaeng matagal mo nang pinapahanap sa akin? Tanong ulit ni Sekan. Yes. Tipid na sagot ni Luke. Okay sir, masusunod. Sagot naman ni Sekan dito. Samantala, sa kabilang banda naman, kinabukasan maagang sinundo ni Jigs si Jenny para ihatid muna nito sa bagong trabaho nito bago siya papasok sa trabaho. Nilagay ni Jenny ang mga gamit sa labi ng kanyang kondo
para hindi malaman ni Jix kung saan ang kanyang kondo. Ang aga mo ah, ani ni Jenny. Siyempre, malakas ka sa akin eh. Ani ni Jix. Good, ayan mga gamit ko. Ani ni Jenny at tinuro nito ang isang box na kakailanganan niya sa trabaho. At binuhat naman iyon ni Jix at sinakay nito sa sasakyan at sumakay na rin si Jenny. Papasok ng sila Jenny at Jix sa building ng bago niyang pagtratrabuhuan. Habang naghintay sila ng lift at panay ang tanong ni Jix kay Jenny. Wow ha, maganda bang opisina mo? Nakita mo na ba ang boss mo? Sunod-sunod na tanong ni Jix kay Jenny. Mamaya makakita mo, kaya huwag panay tanong. Sagot naman ni Jenny at pumasok na sila sa left. Bago pa man naisara ang pinto ng left ay bumukas ito ulit at bumulaga dito si Naluk at Sekan. Ang lakas naman ng kaba ng dibdib ni Jenny. Ang kaninang ngiti ni Luke ay napalitan ng galit na makita nito ang lalaking kasama ni Jenny ay ang lalaking kasama nito sa airport ng gabing nakita sila. At pagkakaalam ni Luke ay may relasyon ang dalawa. Walang imikan sa loob ng left hanggang makarating sila sa kanilang pupuntahan. Sekan, ituro mo sa kanya ang opisina niya. Seryosong utos ni Luke kay Sekan at pumasok nito sa kanyang opisina na galit na galit. Yes sir, sagot lang ni Sekan. Ma'am, dito po ang magiging opisina mo. Sabay turon Sekan. Don't tell me yun ang magiging boss mo. Parang ang sungit. Mag-ingat ka dito. Pabulong na sabi ni Jix kay Jenny. Ikukwento ko sa'yo pag nakita tayo ulit. Ano ni Jenny habang binababa ang kanyang magamit? Dahil glass lang ang pagitan ng opisina ni Luke at Jenny. May kurtina lang ito at kitang-kita nila ang isa't isa. Napansin naman ni Jenny na may nakatingin sa kanila at alam niyang si Luke ito. Samantalang, uyum ang mga pala ni Luke dahil sa kanyang nakikita. Parang gusto niyang sugurin ang lalaking kasama ni Jenny sa mga oras na yon. Agad itong tinawagan si Sekan na mag-utos na bawal magpapasok sa kanyang building na lalaki lalo pat hindi nagtatrabaho sa kanyang kumpanya at lalong-lalo na sa level ng kanyang opisina. Nakatitig lang si Luke kay Jenny na nakangiti habang kausap si Jix. Aalis na ako, baka ako namang malate. Paalam ni Jix kay Jenny. Dahil alam ni Jenny na nakatingin si Luke sa kanila, kaya niyakap niya bigla si Jix. Anong ginagawa mo? Ani ni Jix, yakapin mo ako bilis. Pulong ni Jenny kay Jix at ginawa nito. Sa nakita ni Luke ay naibato nito ang isang mabigat na bagay sa kanyang pinto at agad na tinawag si Jenny sa kanyang opisina. Come here. Mariin na utos ni Luke kay Jenny na makita nitong nakaalis na si Jix. Kinabahan naman si Jenny dahil alam niyang galit ang boss. Agad na sinalubong ni Luke sa may pinto si Jenny at sinandal ito sa pintuan. Halos wala ng pagitan sa kanilang muka sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Langhap na langhap nila ang hininga ng bawat isa. Tanging mga mata lang nila ang nag-uusap. Unti-unting nilapit ni Luke ang kanyang labi sa mapupulang labi ni Jenny. Napapikit na lang si Jenny. Nasa ganoon silang tagpo nang may biglang narinig silang kumatok. Bigla silang naghiwalay na dalawa. Nang buksan ni Luke ang pinto ay halos gustong matunaw ni Jenny sa kinatatayuan na makita nito ang babaeng kasama ni Luke sa airport noon. Kasama ang batang hawak-hawak noon ni Luke. Sa madaling salita ay asawa ito ni Luke. Tumakbo si Jenny palabas ng opisina ni Luke bago pa man pumatak ang kanyang mga luwa sa harapan nila. Ayaw niya makita ang talunan siya dahil nag-uumpisa pa lang ang kanilang laban. Napakuyom ng palad si Jenny na makita nito na humalik ang babae sa piskin ni Luke. Ayaw ni Jenny na nakikita siyang talunan kaya nagkunwari na lang siyang walang nakita. Hayaan na lang niyang umiyak ng umiyak ang kanyang puso hanggang mapagod na ito at mawala ng tuluyan ang pagmamahal niya kay Luke. Inaayos na lang niya ang kanyang mga gamit para malibang konti ang kanyang isip. Magtitiis siya ng isang taon hanggang sa matapos siya sa kanyang kontrata. Buti na lang at nagkahiwalay na sila kanina bago pa nakapasok ang asawa nito sa isip ni Jenny. What are you doing here? Tanong ni Luke sa babae. Wala, dumaan lang kami ni baby dito. Sagot lang ng babae. Marami akong ginagawa. Saka alam mong may sakit ang bata. Bakit mo pa pinapunta dito? Medyo galit na sabi ni Luke sa babae. Hindi naman kami magtatagal eh. Sagot naman ang babae. Tinawagan ni Luke sa Sekan para ihatid ang mag-ina sa baba at agad namang pumasok sa Sekan sa opisina nito. Dahil nasa kabilang pintuan lang ito, hinalikan muna ni Luke ang bata bago tuluyang lumabas na ng pintuan ng mag-ina. Ang tagpong iyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Jenny. Mas lalong nadurog ang kanyang pagkatao sa nakikita at nasasaksihan sa lugar na iyon. Pero kailangan niyang magtiis at magpakatatag dahil trabaho ang pinunta niya dito. Pagkaalis naman ang mag-ina ay umupo si Luke at tiningnan nito si Jenny na nagkunwaring busy naman ito sa kanyang ginagawa. Kunwaring nakaharap naman si Luke sa harap ng screen ng computer nito. Pero ang mga mata nito
ay lagi nakasulyap kay Jenny. Dex, pumasok ka dito. Tawag ni Luke sa telepono sa sekretary nito. Agad naman itong pumasok sa opisina ni Luke. Bakit po sir? Tanong nito na makapasok na ito sa opisina ng amo. Pakibigay ito sa ating lawyer. Utos ni Luke sabay abot dito ang isang puting papel. Sige po sir. May ipag-uutos pa po ba kayo? Tanong nito. After nyan, pakicheck lahat ng schedule ko this month. Ani ni Luke?